Hindi ganon kadali sa akin umanap ng laro na talaga namang ma-enjoy ko at lalaruin ng matagal. Mabilis kasi ako ma-board lalo na kung hindi ako naaaliw doon sa laro. Isa sa mga hilig ko ang JRPG games tulad ng mga Final Fantasy series, Shin Megami Tensei, Chrono Trigger at iba pa. At welcome nga pala sa LADC channel at ito ang review ko para sa Another Eden, The Cut Beyond Time and Space. Another Eden ay isang story-driven turn-based RPG sa isang mobile phone na nakita ko lang sa recommendations online. Nung tinry ko itong laruin, hindi ko lang naman na malayan na naglalaro na pala ako ng ilang oras sa cellphone ko. Ang scriptwriter nito ay si Masato Kato, isa sa scriptwriter ng Chrono Trigger, Xenogears, Final Fantasy VII, Final Fantasy XI at marami pang iba. Kaya kung nagustuhan mo yung mga laro na yon, baka magustuhan mo rin ang laro na to. Ang ganda ng gameplay ng Another Eden at masasabi ko na optimize ito for mobile gaming unlike sa mga port games. Andito ang exploration, story, epic battles, cutscenes, side quests at iba pang bagay na makikita mo sa JRPGs. Nakapaloob ang kwento kay Aldo na ililigtas ang kanakidnap niyang kapatid at ibalik ang lost future sa pag-time travel niya sa past at future para itama ang mga mali. Napaka-nostalgic ng gameplay. Brings back memories sa era ng mga naunang Final Fantasy games na may turn-based battle system. Sakto lang ang timing ng pag-spawn ng random enemies. Di gaano katagal pero di naman ganong kadalas. Every battle provides you a decent amount of XP depende sa kung gaano ka-overleveled ang kalaban o underleveled. May mga oras din na ma-advance ka sa kwento at mahihirapan ka na matalo ang kalaban at kakailanganin mo talaga mag-grind at maghanap ng ingredients sa pag-upgrade ng armor at weapon sa karakter mo. Gumagamit sila ng gacha system sa pag-unlock ng karakter sa pamamagitan ng Chrono Stone, isang in-game currency. Binibili ito using your real money but not necessarily na pay to win. Madali mo naman itong makukuha sa mga rewards sa mission, makukuha mo rin ito sa pag-login araw-araw o minsan ay random mo na lang silang makukuha. Mayroong 100 plus characters sa game. Nahati sa job at types, may mga swordsman, mage at iba pang job types at element-based skills. Kada level up may 1 attribute points ka para may upgrade ang attributes ng characters mo o maka-unlock ng bagong skill. At isa sa mga nagustuhan ko sa characters ay yung character developments. Ang mga character ay may mga backstory sa side quest at mapifeel mo na isa sila sa mga main characters at hindi extra lang. Brace yourselves. Fully voiced ang mga main mission ngunit ang mga side quest ay hindi. May mga requirements sa mga weapon at armor na makukuha sa mga monster drop na similar sa Monster Hunter games. Hindi dito ipon lang ng ipon ng pera tapos bili. Lalo na yung mga advanced weapons na ang hirap panapin ng mga drop. Na same with characters. Yung mga advanced characters ay nag-i-stop gaining attribute points if you reach a certain level na kailangan mong hanapin ang tome niya o yung hinihingi niya na napaka-rare ng drop rates. Pag-usapan naman natin yung cons ng Another Eden. Una, this game requires internet connection but not constant. Para lang to sa daily rewards at pag-save ng data. Umaabot ng 6 hours yung 40 MB data ko at hindi pa ito ubos. Isa sa mga cons ay malaki ang storage ng Another Eden. Nasa 4 gig ang na-take niya sa phone ko as of now. Ang mga pros naman ay nakaka-challenge ang laro. Di ganun kadali talunin ng mga kalaban maski yung mga random enemies lalo na kung magka-level lang kayo. Maganda ang soundtrack at breathtaking ang mga cutscenes. Maaari ka ring mangolekta ng pusa na gala tapos pwede mo silang alagaan. Matagal matapos ang kwento, solid ang gameplay para sa isang mobile game. At sinasuggest ko ito sa mga fan ng JRPG games at doon ko natatapos ang review ko sa Another Eden, The Cut Beyond Time and Space. Maraming salamat guys. This is Zenon Kiba speaking, signing off. Future.